Oh, no, kumbaga ito ang first baby ng A&Q. Oh, okay. Oh, I'm so happy na. Pressured ba? Yung gano'n lang. Medyo. Kasi po kakadating ko lang from Japan. Like 1 month ago. Tapos, meron ng gantong blessing. So, super happy po ako na maging part of A&Q Prime. Anong ginawa mo sa Japan? Well, doon po ako talaga nakatira for 15 years. Tapos, tinapos ko lang po yung studies ko. After noon, sumali po ako sa Miss Universe Japan. And then, yun po, mas yung puso ko po kasi talaga nasa Philippines. So, bumalik po ako dito sa Pilipinas. Ilang taon ka na? Opo, nagpacha. 23 ko. At konti pong background sa sarili mo. Japan. So, I'm Miss Universe Japan, second runner-up. Noong 2020 po. Ngayon po actually sasama po sana ako sa Miss Charm International as Miss Japan. Kaya lang na-postpone lang po yung pageant. So you're Japanese Filipino? Oh. Yes, I'm. Your father is Japanese. My father is Japanese, my mother is Filipino. So ngayon nakapirma ka na, dito ka na o paano ba? Dito na po ako sa Pilipinas. Anong ibig sa sex na ba? Well, ako po more on horror and love story. Ganun po yung mga gusto ko. Or action. Gusto ko pang matutunan mag-action movies. Pero thank you pa ba may mga sexy film sila. Paano yun? Let's see. Tingnan po natin. Anong unang project na kalayan mo sa'yo? Unang project ko, horror movie siya. Yung kay Christoph Garcia ba yan? Kaya... May title? Zombie? Oh, wala pa. Wala pa po. Mag-shoot pa lang po kami next week. So, isa ka sa mga patwitams? Opo, siguro. Ganun po kasi ako talaga sa usual life ko. So, siguro ganun magiging character. Ba't yung magaling ka mag-Tagalog? Sa bahay po si Mama, Tagalog siya. At saka gusto ko talaga manood ng mga Filipino movies, Filipino dramas. Kaya hindi ko nakalimutan yung Tagalog. Anong probinsya ng Mama mo? Muntalban, Rizal. Ah, kababayan. Ngayon po sa Makati, sa may Mandaluyong pala po ako. Sa loob. Hindi, pag Mandaluyo kasi mental hospital, pag loob sinabi. Kailangan matutunan. Pero sabi mo, mahilig ka magmanood ng Tagalog movie. Sino yung mga favorite, ano yung mga favorite movies mo? Sino yung favorite actors and actresses mo? Well, si Angel Lucy, Darna, at saka sila kong chew ko, Catherine Bernardo. Ikaw ba, parang willing ka bang maging parte ng isang love team just in case? Yes! I'm open for love team. Fluent ka mag-Japanese? Opo. Fluent po mag-Japanese. Hindi ba sinubukan ng showbiz sa Japan? Well, sa Japan po kasi nung after Miss Universe Japan, medyo nag-try naman po ako mag-model. Kaya lang po, nag-focus po ako sa... Kasi medical clerk po ako doon. Nag-focus po ako tumulong sa tao kasi po nagka-pandemic. So, wala rin naman masyadong mga projects. So, yun po, nag-medical clerk lang po. Anong parang ikina-culture shock mo nung nandito ka na sa Pilipinas? Mga press meeting mo na. Yung kakaiba. Yung kakaiba na ano. Ay, yung ano po, pag pumasok sa bahay, hindi sinubad yun naman. Ah. Yun, at saka... Sa Japan ano yun, no? Opo, sa Japan kasi sa labas pa lang. Iba na yan, sapatos. Marami po. Parang sa Japan, napakalinis ng mga tao talaga eh. Disiplina. Madisiplina. Madisiplina. Sino showbiz crush? Well, actually, wala na siya dito eh. Pero before, si James Reed. Babalik naman! Ay, babalik lang! Oo! Oh, oh. Project lang siya doon. Sabi ng tatay niya. Babalik siya. Pero what about your pageant dream? May pa ba yan? Meron pa bang... Well, for pageant ko, dahil na-postpone na yung Miss Charm, for now, hindi na po ako... Mag-focus po muna ako sa mga movies. Dito? Sa acting. Opo. Alam mo ba, sa Pilipinas, sobrang big deal ng mga beauty pageant. Yes. So, balak mo rin sa Marina. Ayan, Marina yan, beauty pageant. Oh. Marina. Oh,
alam ko po. Kahit dun sa Miss Universe Japan, nung sumali ako, parang kasi may Filipino features ako. Parang sa sinasabi nila, oh, Miss Philippines. Tuwang-tuwa naman ako kasi alam ko na malakas ang Pilipinas. Bakit sa Miss Universe, pati hindi sa Miss International ka sumali? Kasi sa Japan yun eh. Pag sa Japan po kasi lahat sila Japanese na, diba? Pag Miss Japan. So medyo magiging half Filipino po ako. So hindi, mas ano po talaga yung looks ko sa Miss Universe. Mas gusto nila yung mga half face sa Miss Universe. Pero ang mga Japanese ba kasi ano rin ang intense din ang ano nila sa pageant, katulad sa Pilipino? Hindi po masyado, pero nagiging intense na naman po ngayon. Mas maraming mga young ladies na gustong sumali. Mas nagiging, mas alam na nila kung ano yung mga pageants. And hindi lang siya for modeling or for beauty. Sino ang mamansin mo? A&Q Prime. Oh, exclusive ba talaga? First talent to. Bongga. Ano height mo? Parang mo ba sa Rodel? 5'7". Hindi nga eh. Ito mo. Parang kamukha niya si ano? Parang kamukha niya si Maxine. Oo, may halong Maxine Angel din ng younger din si Angel of Sin. Oo.